Huwag na huwag mong lolokohin. Kasi kapag nag-umpisa kang magloko, yan ang sisira sa lahat. Tapos na ang laban kapag nagloko ka. Yung iba nga dyan, di ba? Sabihin nila, pinatawad naman ako may second chance. Pero akala nyo ba, madaling magbigay ng second chance? May mga taong binibigyan lang kayo ng second chance kasi hirap silang mawala kayo. Hindi pa nila kaya. Pero yung pain inside, it's killing them. Every moment na tinitignan nila kayo, naaalala nila yung pain. Naaalala nila yung cheating. Pinipili lang nila na lunukin yun dahil sa pagmamahal. Kaya huwag na huwag mong sirain ang tiwala ng taong nagmamahal sa'yo. Huwag na huwag mong sirain ang relasyon nyo sa pamamagitan ng cheating kasi malalim na kasalanan yan. At huwag mong hayaan na pagsisihan mo yan balang araw. So ngayon pa lang, dapat alam mo ang consequences sa gagawin mo. Pwedeng mawala yung taong pinakamahalaga sa'yo kapag niloko mo siya. So ayusin mo ang pagmamahal mo sa kanya. Totoong pagmamahal at walang halong pagluloko. Nakakapagod! Ikaw, baka pagod ka na! Ito lang sasabihin ko sa'yo pag pagod ka na. Huwag kang susuko, ha? Huwag kang susuko. Magpahinga ka lang. Pagpagod, huwag sumuko. Pagpagod, magpahinga. At ito na, ito maganda. Saan ka magpapahinga? Ito yung sabi ni Lord sa iyo. Come to me, all of you who are weary and carry heavy burden, and I will give you rest. Pagod ka na. Huwag kang susuko. Pahinga ka lang. At alam mo, magandang pahinga, sabi ni Lord sa iyo, ay ito. Pagod ka na. Kakabuhat ng problema mo. Buhatin natin magkasama. Yun ang tunay na rest.